Okay, hello again, and we proceed or we continue with the discussion of notes receivable initial measurement. Now, previously we've discussed the notes non-interest bearing note if the cash selling price is given. Now, paano naman pag if the cash selling price is not given? Now, sabi natin, pag hindi given si cash selling price, present value ang gagamitin natin. Now, take note, pag hindi lang given yung cash selling price. Pero paano pag present yung dalawa? May present value, may cash selling price na. Alin ang susundin? Cash selling price. Okay, now again, this is just initial measurement. Now, so dito, ganun pa rin naman ang process. But there are some points that I have to discuss with you with the usage of present value. Ang sa present value, kailangan malaman natin pag siya ay lump sum. Pag sa present value, meron tayong mga amounts na ginagamit. Yung present value of 1. Yung present value of ordinary annuity. Tsaka yung tinatawag nating present value of annuity due. Okay? Or tinatawag din itong annuity in advance, yung annuity due. Now, kailan ginagamit mga to? Ang present value of 1, ginagamit to, number 1, pag siya ay lump sum. Ibig sabihin, isang bagsakan ng bayaran. O kaya, pag siya ay, tawag dito, installment, pero siya ay unequal. Ibig sabihin, oo nga, installment siya. For example, 900,000, 3 years, pero yung installment niya, iba-iba. 200,000 ngayon, 300,000 sa susunod, tas 400,000 sa susunod. Okay, so hindi equal yung installment mo. Okay? Now, kailan naman ginagamit itong dalawa? Now, itong dalawa, ginagamit sila both pag, okay, ginagamit to both pag siya ay installment equal. Okay, equal installment sila, which is mostly na mga problem. Now, anong pinagkaiba ng dalawa? Ang ordinary annuity ay gagamitin mo pag, okay, pag ang first, ang i-check mo kasi dito ay yung first payment. Okay? Kung ang first payment mo ay after one period pa, ibig sabihin, ngayon nagkaroon ng transaction January 1, tapos ang unang bayaran nyo ng installment is December 31. Ibig sabihin, may dumaang isang period. Okay, tawag natin dyan, ang gagamitin natin dyan, ordinary annuity. E paano kung ang first payment mo ay during, okay, the inception or kung kailan kayo nagkaroon ng transaction. So sabihin na natin na okay, may notes receivable ka na 600,000 ngayon. Payable in 3 equal installment payments. Tapos sabi sa inyo, ang unang payment ngayong araw, okay, ngayon ding araw, ang gagamitin mo na dyan na present value ay yung annuity due. Okay? So, let's be mindful of this present value tsaka kung kailan siya ginagamit. Now, para at least ma-apply natin yan, mostly naman ang present value given. And I think you have the, tawag dito, alam nyo naman kung paano gumamit ng present value. Okay? Now, and by the way pala, no, ang present value na ginagamit natin dito is using the what we call effective interest. Okay? Now, para at least ma-distinguish natin yung dalawa, we have number one, effective interest, and number two, yung tinatawag nating nominal interest. Okay, so tingnan natin ha, para lang magkaroon kayo. I know this is discussed in your finance, but para lang magkaroon kayo ng idea, we have number one, may tinatawag tayong nominal interest. May tinatawag din tayong effective interest. Okay? Ang nominal, tinatawag din itong tinatawag din itong stated interest. Ang effective interest, tinatawag itong yield rate o kaya market rate. Okay. Now, anong difference ng dalawa? Pag sinabi mong nominal or interest rate, iyan yung nasa face. Pag sinabi mo kasing stated, ito yung sinasabi dun sa isang instrument. So, pwedeng notes, pwedeng loans, kung ano yung nakalagay. So, pag sinabi niya na 12% interest, oh, yun yung stated interest. Eh, ano naman yung effective yield or market rate? Pag effective yield or market rate, hindi siya nakabase dun sa instrument.
Okay? Naka-base siya sa acceptable sa market. Okay? Now, ito ba ay given? Yes. Okay? Given naman ang effective interest yield. Trabaho ba natin hanapin yan? Hindi. Bahala ang ibang ang economics saka actuarial dyan sa effective yield saka market rate. Hindi na natin trabaho yan. Basta alam natin yung difference ng dalawa. So kasi the idea here is pwedeng sa bangko kasi usually 10%, 12%. Pero ang usapan natin, tawag dito 5% lang. So ang nominal interest ko 5%. Okay? Now, anong effective rate? Kung ano yung acceptable? So in that case, sa mga ganyang instrument, sabi sa bangko 12%, edi 12% yung usual. Okay? Now, meron tayong effective rate talaga. Now, in our case, dito sa problem na to, since we're talking here of non-interest bearing note, ano ang nominal interest natin? Zero. Kasi ang usapan natin, walang interest. Pero again, hindi tayo naniniwala dyan. Effective interest, meron pa rin tayo maging basis. Now, let's go to a problem para at least ma-appreciate natin kung paano siya nakukuha. Okay? So, we go first here. Okay? Now, ang unang kailangan malaman natin sa initial measurement is kailangan makuha natin yung unearned interest. Okay, so dito, on January 1, 2020, Enigma Company sold an equipment costing 500, may carrying amount na 350, nakatanggap ng 125 na down payment, and additional consideration, may 400,000 na non-interest bearing note due on January 23. Okay, now, una, we have to know the face value of the note. Okay, now the face value of the note is magkano ba? So the cost of consideration and addition ko 4. So ang note natin 400,000. Paano 125? Down payment 'yan. Syempre hindi na 'yan utang, down payment 'yan eh. Okay? Next. Magkano naman ang cash selling price? So dahil nga walang cash selling price dito, ano ang tawag dito ang alternative natin? Alternative natin is yung present value of note. Now, paano natin makukuha yung present value of note? Una, kailangan alamin mo kung ito ay lump sum o kaya installment. Okay? So, lump sum ba siya? Yes, kasi tingnan nyo, tawag dito, January, okay, kailan siya due? January 1, 2023. So, parang sinasabi niyan, may utang kang 400,000, bayaran mo siya after 1, 2, 3, tatlong taon. Okay? Tatlo. 21, 2, 3. Okay. So, ayan. After 3 years, babayaran mo siya. So, anong gagamitin ko pag lump sum? Ano yung sabi natin? Present value of 1. Okay? Now, paano makukuha yan? Kukunin mo yung principal mismo, yung tawag dito, face value ng note, multiply mo dun sa rate. Asan dyan yung present value of 1? The present value of 1 at 12%, ang 12% na to, huwag kayong magkamali, this is effective rate. Okay, hindi yan nominal rate. So, 0.7118. So, magkano ang kakalabasan niyan? Okay, so, check muna natin ha. So, 400,000 times 0.7118, that is 284,720. Edi magkano ngayon yung ating tawag dito, ang ating unearned interest income. Ang unearned interest income natin ay 115,280. Okay, so ito na yung unearned interest income natin. So, fairly basic lang naman siya. So, it's a matter of knowing kung aling present value ang gagamitin ko. So, in this case, paano ang magiging journal entry ko dito? So, ang magiging journal entry ko dito is magde-debit ka ng, syempre, notes receivable. 400,000. Magke-credit ka ng unearned interest income. 115,280. And then, may natanggap kang cash. Magkano yung natanggap kang cash? Yung down payment? 125,000. Okay? And then, paano naman yung okay, ano to? Equipment niya. Okay, so equipment pala to, hindi siya tawag dito
hindi siya inventory. So ang equipment natin ay worth, oh sorry, 350,000. So kung mapapansin natin, magkano ngayon ang difference? Okay. So we have 400 plus 125, 525 minus 350 minus 115.28. So meron tayong gain na, okay, ang difference, may gain tayo na magkano yan? 59,720. Now, parang ang simple naman nung ginawa natin. Okay. So, paano ngayon natin, so, ayan yung parang pinaka journal entry niya. So, ayan. Ito ay, again, this is for lump sum. Okay? Now, we go to what we call yung paano pag siya ay installment. Okay? Pag siya naman ay installment, ganito naman ang computation natin. So, ito, innovative manufacturers and sales electrical generators on January 1, 2020. The entity sold an electrical generator costing, okay, now manufacturers and sales. So, ibig sabihin, ano niya to? Inventory. Okay. The buyer paid 100,000 down payment and signed a 900. So, anyway, ayan. Now, 900,000 ang interest-bearing note. So, again, syempre, yung face value of note natin, magkano ba yung notes receivable natin? 900,000 lang. Kasi yung 100,000 down bayad na. Okay? Now, magkano naman ngayon ang present value natin? Okay? Dahil nga walang cash selling price, present value. Now, the problem here is ito ay payable in 3 equal installments. So, dahil 3 equal installments 'yan, okay? Pag ganyan na equal installments, ano yung gagawin natin? Pwedeng present value of ordinary annuity or pwedeng present value of annuity due ang gamitin natin. So, paano natin madedetermine? Kailangan alamin natin kung yung unang payment ay after one period or yung unang payment ay ngayon din. Take note, sa notes to, ah, hindi kasama dyan yung down payment. Okay. Now, 3 equal installments siya. Ang unang bayad ay December 31. Ano yung date ngayon? January 1, 2020. So, may dadaang isang period. So, therefore, ang gagamitin natin ay ordinary annuity. So, ordinary annuity is 2.4018. Okay? Now, saan ko ito imumultiply? Sa 900,000? Hindi. Dun sa installment payment. So, 300,000. So, 24018, okay, 2.4018 times 300,000, ang makukuha mo dyan ay 720,540. Okay? So, 900 minus 720,540, so, minus 900,000, 179,460. Okay? So, ayan. Ano ang journal entry natin dito? Ang journal entry natin dito ay number 1. Saan yan? Okay, so notes receivable, 900,000. And then, may natanggap tayong cash, yung down payment, 100,000. Ano pa? Sale, may benta tayo. Now, magkano ang sale natin? Ang sale ba natin ay yung, ito lang, yung 725,40? Hindi lang. Okay? Ang kasama sa selling price na yan, kasi ito, note lang to eh, present value ng note eh. Now, tandaan nyo, nakasama tong 100,000 sa bayad. Okay? So, ibig sabihin, ang sale natin dito, wait lang. Ang unearned interest income natin ay 179,460. Therefore, ang sale natin ay 825,540. Okay? Yan yung ating selling price. Okay? So, ayan. Yan ay pag installment tapos